Ilang araw na lang at muli, Pasko na. Abala na ang mga karamihan sa ating mga Pinoy sa pamimili ng kanya-kanyang mga regalo para sa ating mga mahal sa buhay, sa mga inaanak, kaibigan at mga kamag-anak. Pero bago mag last minute ng Christmas shopping, narito muna ang ilan sa mga dapat niyong malamang regalo na hindi dapat at dapat niyong regalo ngayong padating na Pasko. Unahin muna natin ang mga maswerteng dapat iregalo sa mga mahal natin sa buhay. Ang una na lagi nating nakikita na laging binibigay ay ang ampaw. Ito daw ay nagbibigay ng swerte sa mga taong pinagbibigyan ng ampaw, lalo na kung ang tao na magbibigay ng ampaw ay yung mga taong swerte sa negosyo at laging dinadaluyan ng pera. Dahil lahat daw na swerte na mayroon ang tao na nagbibigay sa iyo, ito ay mapupunta rin sa iyo. Maganda rin daw ang magregalo ng unan ngayong darating ng Pasko sa ating mga minamahal, inaanak at sa ating mga kaibigan. Nangangahulugan ito ng sweet dreams sa pagbibigyan. Alam niyo rin ba na napakaganda rin pala na magregalo ng kutsara at tinidor? Dahil dito, palaging may aahinin at kakainin ang pagbibigyan nito. At dahil nga nagregalo na tayo ng kutsara at tinidor, isa rin sa magandang regalo ngayong darating na Pasko ay ang rice dispenser. Dahil dito, hindi daw gugutumin ang pamilya na pagbibigyan ng rice dispenser. Huwag mo rin kalimutan na lagyan na rin ito kahit isang kilong bigas. Maganda ding ipangregalo ang alkansya. Laging may maiipon ang reregalohan mo ng alkansya. Matututo sila na mag-impok para sa susunod na Pasko, ito ang kanilang bubuksan. Pabango o cologne. Alam niyo ba na isa rin itong magandang ipangregalo ngayong darating na Pasko? Dahil sa bango mo, magiging mataas ang confidence ng isang tao. Kung magre-regalo ka naman ng damit ngayong darating na Pasko, mas maganda sana kung ito ay kulay pula. Hindi man purong pula, maganda na may kahalo itong pula. Dahil ang pula sa feng shui ay may dalang swerte. Maaari ka ring magregalo ng mga prutas. Dahil ang prutas ay kahulugan ng abundance o kasaganaan ng isang pamilya na iyong pagbibigyan. Narito naman ang hindi kagandahan or malas iregalo ngayong darating na Pasko. Unahin na natin ang panyo. Alam naman natin na ang panyo ay malas daw regalo dahil di umano papaiyakin mo ang pagbibigyan mo nito. Ngunit sabi naman ng iba, maaari ka rin naman daw magregalo ng panyo basta ito ay lalagyan mo ng pabango. Malas din ang pagre-regalo ngayong Pasko ng mga matitinik na bulaklak o halaman. Kung nais mo na ikay magbibigay ng roses o iba pang mga matitinik na halaman, ay maaari mo naman tanggalin ang tinik nito. At pagkatapos, lagyan mo ito ng kulay pula na ribbon. Malas din ang magregalo ng mga halamang hindi lumalaki o yung sinasabi nilang bonsai. Dahil ito ay nangangahulugan ng stagnant growth sa pera. Malas din ang pagre-regalo ng sapatos. Matagal na natin itong naririnig sa mga matatanda. Dahil kapag nagbigay ka ng sapatos, ikaw ay tatapak-tapakan lang ng taong pinagbigyan mo. Ang sabi rin ng mga matatanda, kung ninanais mo naman talaga na sapatos ang iyong ibigay sa iyong inaanak at mahal sa buhay, maaari mo namang itong palitan ng bariya para iwas malas. Malas din ang pagbibigay o pagre-regalo ng relo sa iyong mga mahal sa buhay o inaanak. Ito ay nangangahulugan na inoorasan mo daw ang buhay ng inyong samahan. Kung ninanais mo talaga na magregalo ng relo, maaari naman daw. Para makontra ang malas sa pagregalo ng relo, maaari mo itong lagyan ng kulay pula na laso. Tapos ay gugupitin ito ng iyong pagbibigyan bago niya isuot. Ilan lang yan mga kaswerte sa malas at maswerteng regalo na dapat ay alam natin ngayong darating na Pasko. Maligayang Pasko mga kaswerte!